Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kapatid ni Nanay Lorna. Natawagin na lang natin sa pangalang Manong Eddie. Taong 1977. Malibkong Abra. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nakahiwalay ng tirahan si Manong Eddie sa pamilya niya. Sila Nanay Lorna nasa Lakob, Abra noon. Tapos itong si Manong Eddie naman, kasama ng lolo at lola nila sa Malibkong. Bakit siya nakahiwalay? Kailangan kasi ng makakasama ng lolo at lola nila noon. Dahil ang kwento ng mga ito sa kanila, talamak ang mga nawawalang matanda dito sa barangay nila sa Malibkong. Kaya kailangan nila si Manong Eddie para may titingin sa kanila. At saka, hindi na rin kasi kayang magtrabaho ng lolo nila. Matanda na rin kasi ito. Sayang naman yung lawak ng bukirin nun kung walang mag-aasikaso. Saktong-sakto naman si Manong Eddie nun kasi nasa tamang edad na siya at maskulado pa ang pangangatawan. Nung unang salta pa lang ni Manong Eddie sa barangay ng lolo at lola nila, medyo iba na talaga ang aurahan ng mga tao dito. Para silang merong kinakatakutan. Alam niyo yung ilag sila kapag merong dayo? Hindi sila gaanong nakikipag-usap. Tapos pagtungtong ng alas 4 ng hapon, wala ka nang makikitang tao na nasa labas. Naobserbahan niya ni Manong Eddie nung minsan siyang nahuli ng uwi dahil marami siyang ginawa sa bukid. Habang naglalakad siya sa barangay nila, wala na siyang nakikitang mga tao. Partida, hindi pa ganun magkakalayo yung mga bahay-bahay doon. Di ba dapat kapag ganyan may mga tambay pa sa labas? Pero wala. Hinihila niya yung kalabaw nila papauwi ng bahay nang meron siyang nakasalubong na isang maskuladong lalaki rin. Nakaharang yun sa daanan, kaya binati niya. Ang sabi ni Manong Eddie, "Manong, magandang hapon ho." Ang sabi sa kanya nun, "Bago ka lang dito? Dapat hindi ka na lumalabas kapag ganitong oras. Baka mahatak ka." Tanong ni Kuya Eddie, "Ano ho, Manong? Hatak?" Meron itong itinuro sa likuran niya. Paglingo ni Manong Eddie, meron palang dalawang lalaki ang kanina pang sumusunod sa kanya. Napakadudungis ng itsura nun at nakakatakot. Lumapit yung lalaking nakasalubong niya at bumulong ito sa kanya ng, "Maswerte ka lang nandito ako. Umuwi ka na." Kinilabutan si Manong Eddie sa tono ng lalaki. Para bang may gusto itong iparating sa kanya. Pero hindi niya lang masabi ng diretso. Naglakad papalayo si Manong Eddie doon sa lalaki. Sinisipat-sipat niya kung anong mangyayari. Nakita niyang nakatayo lang yung lalaki habang nakatingin doon sa dalawa. Maya-maya pa, naglakad na papalayo yung dalawang lalaking sumusunod sa kanya.
Tapos yung nakaharang na lalaki, umupo lang doon na tila ba meron pa siyang hinihintay. Pag-uwi ni Manong Eddie sa bahay nila, nadatnan niyang umiiyak yung lolo niya. Nataranta siya. Tinanong niya yung lolo niya kung anong problema. Ang sabi lang nun sa kanya, kanina pang tanghali nawawala yung lola niya. Hindi niya alam kung saan pumunta. Hinanap niya yon sa mga dati nilang pinupuntahan. Pero wala. Hindi niya makita. Nagpaalam si Manong Eddie na hahanapin niya yung lola niya. Bago lumabas ng bahay, may inabot sa kanya yung lolo niya na isang itak. Berde ang kulay ng patalim nito, na parabang nababalutan ng lumot at wala ng talas. Ang sabi ng lolo niya, hawakan niya lang yon habang hinahanap niya yung lola niya. Tumakbo ka agad si Manong Eddie sa labas. Tapos inisa-isa niya yung mga bahay-bahay doon. Hindi siya nahihiya sa ginagawa niya. Lola niya yung nawawala eh. Sa layo nang narating niya kakahanap sa lola niya, umabot siya ulit doon sa lalaking nakasalubong niya kanina. Hikahos na hikahos siyang nagtanong doon sa lalaki kung meron ba siyang nakitang matandang babae na uugod-ugod na, tapos mahabang mahaba yung buhok, nalampas puweta na. Habang umunguya ng nganga, sumagot sa kanya yung lalaki na, "Oh, kanina may dumaan dito eh. Bakit? Kaano-ano mo ba yon?" Ang sabi ni Manong Eddie, "Lola ko ho yun, Manong." Sagot nung lalaki, "Put, inutakan ako. Halika, sumama ka sa akin." Hindi alam ni Manong Eddie kung anong sinasabi nung lalaki. Kusa na lang din siyang sumama. Kasi parang ang dami nitong alam. Habang naglalakad sila, pansin ni Manong Eddie na palalim ng palalim sa kagubatan yung nilalakaran nila. Yung lalaki, hindi nagsasalita. Dire-diretso lang ito sa paglalakad. Pero galit. Sa patuloy nilang paglalakad, nakarating sila sa isa pang baryo. Pero kukonti lang ang bahay dito at lahat ng tao nasa labas. Ang masaklap lang sa sitwasyon nila, pawala na yung araw at unti-unti nang binabalot ng dilim ang kapaligiran. Pagdating nila sa baryo, iba ang simoy ng hangin. Mabaho at nakakakilabot ang aura ng mga tao doon. Pakiramdam ni Manong Eddie, lahat yon ay nakatitig sa kanya at para siyang binabalata ng buhay. Yung lalaking kasama niya, nag-iba na ang timpla ng mukha. Mas lalo itong nagalit. Meron itong hinampas na isang bahay doon at pasigaw siyang nagtanong ng, "Nasaan yung matanda kanina? Mga ina ninyo? Sabi nyo galing yun dito ah." May babaeng naglakad papalapit sa kanila na hindi mawari ni Manong Eddie yung itsura. Balot na balot ito ng telang itim, pero mukha lang yung nakalabas. Yung balat nun sa mukha, parang balat ng matandang puno, tapos sobrang putla.
lumapit yun sa kanila at binulungan yung lalaki. Matapos ang bulong, tumingin yung lalaki kay Manong Eddie. Lumapit ito sa kanya at sinabing, "Ilaglag mo sa lupa yung hawak mong itak kung gusto mong makita yung lola mo." Pagbunot dito ni Manong Eddie, lahat ng tao sa paligid niya nag-atrasan. Para bang natakot sila. Paglapag niya nun, niyaya siya nung lalaki na sumama doon sa matandang babae. Nanginginig na ang mga tuhod ni Manong Eddie. Kinakabahan siya sa hindi niya malamang dahilan. Yung hampas ng hangin sa mukha niya, naaamoy niya na parang may halong dugo. Maya-maya pa, nakarating sila sa isang kubo. Ito lang ang namumukod tangi sa baryo na yon, na merong gasera. Pagpasok nila sa loob ng bahay, nakita ni Manong Eddie yung lola niya. Nakaupo ito sa pinakadulong lamesa. Tulala, tumutulo ang laway sa isang biyak na nyog at tuwid na tuwid ang pag-upo. Yung lalaking kasama niya, siniko yung matandang naghatid sa kanila doon at pinagdadamba yung mga lalaking nakaharang. Binulungan yon ng lalaki at bigla na lang, sumuka ng sumuka yung lola ni Manong Eddie ng itim na likido. Para bang tinta ng pusit yung sinusuka niya dahil sa sobrang itim nito. Matapos ang pagsusuka, hinimata yun. Kinarga ito nung lalaki at sinabing aalis na sila. Humarang yung matandang babae sa pintuan ng kubo. Ibang-iba na ang itsura nito. Galit na galit at nakataas ang lahat ng buhok. Pakiramdam ni Manong Eddie, mamamatay na siya nung oras na yon. Dahil ang nakapalibot sa kanya at kitang-kita niya ay isang baryo ng mga aswang. Wala siyang ideya kung anong gagawin niya. Umiiyak din siya ng walang dahilan. Maya-maya pa, yung mukha nung matandang napakabangis, bigla ulit umamo at bumulong na naman ito doon sa kasama niyang lalaki. Medyo matagal ang pagbulong na yun. Tumatango-tango na lang yung lalaki. Nang pinadaan na lang sila nung matanda. Nung papalabas na sila sa baryo na yun, tangkang kukunin ni Manong Eddie yung itak na iniwan niya nang sabihan siya nung kasama niyang lalaki na, "Wag na wag mo nang pupulutin yan. Kung gusto mo pang makalabas tayo dito ng buhay, mamaya ko na ipapaliwanag. Bilisan mo. Mas lumalalim na yung gabi. Hindi ko nakakayanin yung mga yan." Nagmamadali silang lumabas sa baryo na yon, habang bitbit yung lola ni Manong Eddie. Pumunta sila noon sa bahay nung lalaki. Ang sabi niya, doon na sila magpalipas ng gabi. Masyadong delikado kung maglalakad pa sila papauwi sa bahay nila. Sumang-ayo naman itong si Manong Eddie. At saka, pagod na rin sila.
ang layo nung nilakad nila. Tapos may bitbit pa silang matandang walang malay. Habang pinupunasan ni Manong Eddie yung lola niya, ang sabi sa kanila nung lalaki, bukas na bukas, umalis na sila sa lugar na yon. Dahil babalik at babalik yung mga yon para lasunin ulit ang utak ng lola niya. Gawa nang meron na itong marka. Kahit anong pilit ni Manong Eddie na isaksak sa utak niya yung mga nangyayari, hindi talaga pumapasok kasi hindi siya makapaniwala sa mga nangyayari. Akala niya nga, panaginip lang lahat yun eh. Pero hindi. Matapos punasan ni Manong Eddie yung lola niya, makikipagkwentuhan pa sana siya sa lalaki nang bigla na lang itong umalis sa sarili niyang bahay. Hinanap niya yun sa labas pero wala doon yung lalaki. Magdamag binantayan ni Manong Eddie yung lola niya. Hindi siya natulog. Sa paglalim ng gabi, patindi rin ang patindi ang mga nagpaparamdam sa paligid nila. Nang mapatingin si Manong Eddie sa bintana ng bahay, may nakadungaw doon na mukhang aso. Makapal ang buhok nun sa mukha. At naririnig niya na nagkakaskasan ang mga ngipin nun. Parang nanggigigil. Sa takot ni Manong Eddie, sinipa niya yung dingding kung saan niya nakita yun. Tapos sinarado niya yung bintana. Maya-maya pa, unti-unti nang humupa yung mga naririnig niyang ingay. Nung wala na, sakto namang kababalik lang nung lalaki. Tanong ni Manong Eddie dito, Manong, saan ho kayo nang galing? Akala ko ho ba, delikado na sa labas. Ang sagot nun sa kanya, may mga kinausap lang ako. Halika, umupo ka rito. Pinaupo siya nun sa tapat niya. Ayon dito sa lalaki, yung matanda kaninang nakita nila sa baryo, merong hinihinging tatlong kondisyon para hindi na sila muli pang bulabugi nun. Unang kondisyon, lumabas sila sa baryo na yon, pero wag na wag nilang isasama pabalik yung itak na nilapag niya. Pangalawang kondisyon, wag silang lalampas sa bahay nung lalaki. Dahil oras na lumampas sila doon, wala na siyang magagawa pa sa gagawing pagdumog ng mga alaga nito. Hindi kasi sila titigilan ng mga yon hanggat hindi na ibabalik yung matanda sa kanila. Gawa nga nang meron na itong marka. At pangatlong kondisyon, ilayo na kaagad nila yung lola niya kung ayaw niyang maulit yung nangyari. Dahil sa pangalawang pagkakataon, hindi na nila ito mababawi pa. Nasaksihan naman ni Manong Eddie ang lahat. Naniniwala siya dito. Kinaumagahan, nung magising ang lola niya, wala itong naaalala. Ang huli niya lang na naalala ay yung kukuha siya ng tubig sa ilog. Tapos nun, parang panaginip na lang ang lahat. Magpapaalam sana sila doon sa lalaking tumulong sa kanila. Pero wala ito.
Inakay na ni Manong Eddie yung lola niya papauwi sa kanila. Nung makarating sila sa bahay, iyak ng iyak yung lolo niya. Kasi labis-labis pa lang nag-aalala ito sa asawa niya. Laking pasasalamat na lang nila dahil nandoon si Manong Eddie. Sinabi ni Manong Eddie sa lolo niya ang lahat-lahat ng naranasan niya, maging ang mga kondisyon ng matandang babae. Kaya walang pagdadalawang isip. Nung ding araw na yon, umalis sila sa Malibkong. Kaya ang nangyari, tumira na lang sila sa bahay nila Nanay Lorna. Sama-sama sila doon. At ito namang si Manong Eddie, ikinalat sa buong angkan niya ang naging karanasan niya sa baryo ng mga aswang. At ang pinakabuod ng kwento niya ay yung sinabi ng matandang babae sa kanila na tatlong kondisyon. Okay, opinyon ko sa kwento. Dagdag ko lang ha, yung lupa ng lolo at lola nina Nanay Lorna, inunti-unti nilang ibenta yon. Hanggang sa naubos na yung ari-arian nila sa Malibkong. Tapos ang ending, nagsama-sama sila sa iisang bahay. At ito pa pala, nung bumiyahe silang tatlo papunta ng Malibkong, yung bahay ng lalaki na tumulong sa kanila, hindi na yon nakita ni Manong Eddie. As in wala. Hindi rin siya makapaniwala kung paano nangyari yon. Kasi di ba, doon pa sila nagstay nung lola niya. Pero wala eh. Hindi na niya nakita. Kaya nakakapagtaka lang. Ano o sino yung nilalang na yon na tumulong sa kanya? Nakakapang-isip, di ba? Ang galing. Siguro, hindi pa talaga nakatadhanang mawala yung lola niya. O hindi naman kaya, meron talagang pumoprotekta ditong nilalang. Di ba? Pero, grabe yung kilabot ko doon sa part na naglalakad siya sa baryo. Tapos alam niya sa sarili niya na napapalibutan siya ng mga aswang. Grabe. Kung ako yun siguro, habang naglalakad ako, ihi na ako ng ihi sa short ko. Ang galing no, may mga ganito pala talagang kwento na hindi natin lubos maisip na mangyayari sa totoong buhay. Napakagaling at napaka misteryo talaga ng mundong ginagalawa natin. Ito namang mga sinasabi ko eh, opinyon ko lang. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa ibaba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.